올라가 정우야. 가랑이 비 Hello mga Bisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Bolana Ajuma. Today is Friday the 15th of November. Welcome po sa ating vlog 164 na yata to guys, 165. Thank you so much sa lahat na nanood na ating vlog 163, yung ating How Koreans Make Their Traditional Kimchi Part 1 vlog. Yung Part 2 is uploading po tonight. Hopefully maano ko guys, tapos akong ma-edit today. So today is Friday pero hindi pumasok sa school si Little Insoy. Andun siya sa tractor, sumama siya, nagsakay-sakay siya sa tractor ng kanyang papa. Tractor na nirentahan namin mga kabisdak para i-araruhin na po, i-mix na po yung mga soil dito sa soybean farm. Nasa tapat lang po ng bahay ni Binan yan. And thank you so much sa lahat ng nagsubscribe. Oh, thank you so much. Thank you so much sa lahat ng nagsubscribe. 10K subscribers na po tayo. Yay! Happy 10K subscribers mga kabisdak. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Today, hindi pumasok si Little Insoy sa school dahil yung dalawa niyang classmates ay nagka-pneumonia. So si Little Insoy, di ba, since last weekend, yung pagsundo namin kay Kununi sa bus terminal, may ubo na siya kaya nagpunta kami sa ospital para magpa-check up. At yung resitahan siya ng mga, ano guys, gamot, iniinom niya yun until, ano guys, Wednesday. Pero hindi pa rin naghupa yung kanyang ubo. Yung ubo niya ay sumusumpong lang tuwing gabi. As in, ganun. Paano yung ubo? Ganun guys. Tuwing gabi lang. Tapos ang hinala, ang suspecha ng kanyang teacher, baka nahawa daw niyang pneumonia si Little Insoy. Kaya hindi mawala-wala yung kanyang ubo kahit na nagtitake siya ng gamot. Today is Friday man. Ano na, ipapa-check up na talaga daw namin si Little Insoy. Baka may pneumonia siya. Oh, hopefully, wala siyang pneumonia guys. Kasi nakakaawa, no? Hindi siya makakapagpunta sa school. Oh, kahit masigla siya. Si Little Insoy is masigla. Yung ubo lang talaga ang hindi nawawala guys. Ano siya, baka may whooping? Whooping cough? The whooping cough? Ano ba? Oh, whooping cough. Or baka daw may pneumonia. Sabi ng teacher, baka daw talaga nahawa. Sinearch ko online kung ano yung mga symptoms ng pneumonia. Ang sabi is vomiting, tapos overfatigue, laging pagod, tapos walang ganang kumain ang isang bata. Pero si Little Insoy, wala man siya noon, masigla man siya guys, tapos magana siyang kumain, naglalaro. Ano siya guys? Yung ubo lang talaga. So para to make sure is i-check up na talaga namin sa malaking ospital doon sa bayan. And then before kami pupunta sa bayan is ito nga, aararuhin muna ni Daddy Insoy ang mamayang ano na kami, 11 na kami pupunta sa bayan. Ngayon is 9 o'clock man guys. After dito mag-araro is pupunta tayo sa bayan para ipa-check up. Tingnan natin. Oh, hopefully walang pneumonia si Little Insoy, no? And once again, sa lahat ng hindi pa nakapanood ng ating vlog 164, How Koreans Make Their Traditional Kimchi. Oh, ano pang hinihintay nyo? Manood na kayo. Kahit na nag-absent sa school si Little Insoy, ay na-enjoy pa rin niya ang araw Friday. Kasi ito po ang first time niyang pagsakay ng tractor. First time niya pag-drive-drive ng tractor. Oh, na-enjoy talaga niya mga kabisdak. Bago tayo magpatuloy sa ating vlog, ay nais ko lang pasalamatan si Ma'am Krikri Vlogs. At Krikri Vlogs, maraming salamat. Oh, binigyan niya ako ng pambili daw ng kimchi. Kung malapit lang tayo ma'am ay bibigyan na kita, oh, no need na magbayad. Pero thank you pa rin, kinilig ako ng sobra. Oh, third time ko na ito nakareceive ng super thanks sticker sa ating comment section. Maraming salamat po Krikri Vlogs. At babatiin ko din ng isang magandang araw sina Ma'am Melissa Limon from Hong Kong, Emerita Magleo, Lily Vista from Bicol, Romel Ibarra from Macau, Danay Alea Uchige from Cagayan de Oro City, Lu Ella Esquera from Bacolod City, Luna Dalde from Valencia, Bohol, Zenny Tudavia from Padre Garcia, Batangas, Ma'am Gina Macalipay, Ma'am Mila Baltazar, at Seisei Lacandula from Canada, Ma'am Merly Giwanon from London, Ma'am Rowena Saluta from Edmonton, Canada. Nawawmali ako sa aking schedule, diba? Ang sabi ko kanina is around 11 ay pupunta na kaming bayan para pupunta sa hospital. Pero around 1 o'clock na si Daddy Insoy natapos sa pag-araro. May dalawang lote pa kasi siyang inaral.
Pararo, yung ating Perela Farm. So, late na po kaming natapos. Late na kami nakapunta. 2 o'clock na kami nakapunta sa bayan, guys. Kasi isa sa uli pa man ni Daddy Insoy sa bodega ang aming nirentahang tractor. Naglinis pa siya sa tractor at nagbili ng gasolina kasi kailangan malinis pag isa uli natin. No? At kailangan full tank din ang ating tractor kapag isa sa uli na natin sa bodega. So, ayan na. Nandito kami sa likod dumaan ng hospital. Para hindi mahalata ni Little Insoy na hospital itong aming pupuntahan. Nagpasalamat lang din ako kasi good mood siya. Hindi siya nagtantrums. Madalas kasi kapag nakakita yan ng doktor or mga nurses, wala na. Nag-iiyak na yan kasi ayaw niya talaga ang hospital or yung mga doctors. Natatakot siya, guys, ba? Yung may phobia na siya sa mga injection, ganun-ganun. Pero ngayon ay parang ano siya, excited tapos masigla. Oh, nagpasalamat kami ni Daddy Insoy. Oy, kasi napaka ano, guys, kapag magtatantrums yan, ay naku, pati doktor, nurses, sisipain niya talaga. Tapos kada check-up namin, kukunin talaga nila yung height at saka yung weight ng bata. Tapos yung temperature. Oh. May apat man na hospital dito sa aming bayan. Tinawagan muna namin yung iba kung available ba sa kanila yung test, pneumonia test ba. Dito lang sa Sungshim Hospital, Sacred Hospital, ang may available na test. Kaya dito na kami pumunta. Kinausap ko muna itong si Little Insoy na okay lang, huwag kang matakot kasi nandito naman si Mama. Tapos may pakindi din sila sa labas, mga kabisdak. So nailad ang bata. No, madali lang yung test, mga kabisdak. May cotton buds lang na malaki, parang COVID test ba, na ipasok sa ilong. Tapos may nagkukuha din sila ng sample sa laway, sa bibig ng bata. Tapos consultation sa doktor, niresetahan kami ni Doc ng para sa sipon at ubo ni Little Insoy na magwa 1 week na. Kuy. Gilong, kanjiro. Very good talaga ang bata dahil hindi inaway si doktor. So pagkatapos namin sa hospital ay bumili kami ng mga gamot ni Little Insoy. May butika kasi sa tapat ng hospital, so doon na kami bumili. Part 2 po muna tayo sa ating shout out at Miziki Vlogs, Kath UAA from Dubai, so Rico Toleron from Iloilo City, at Inang Dubai 2645, at Sangre 1198 from Cyprus. Maraming salamat sa laging panonood, ma'am. At Irene Morilla from Baguio City, Ilocana sa siyudad, at Nelly Orcajada from Canada, Coraline Lising from Tarlac City, at Pinay Bengali TV, Qatar Boy, at Ruby Vlog TV, Marjorie Ledesma from Bacolod City. Hello din kay Ma'am Geraldine Quesed, at Donalyn Duhay Lungso, Dipolog City, Ma'am Merla Agbuya at Rory TV from Bukidnon, Ma'am Lani from Pakistan, at Buhay South Korea TV, Sir Ariel Felizarta from Turil, Davao. Shout out sa mga parentin, Sir Cletus Kandaf from Butok, Luway, Bohol. So, ayun lang po, nakabili na kami ng mga gamot ni Little Insoy sa butika at dumaan si Daddy Insoy dito sa tindahan ng mga beans. May nagpapabili kasi ng soybeans sa kanya yung aming kapitbahay. So ito po ang mga gamot ni Little Insoy. May 3 po siyang klase ng syrup. May isa dyan na 2 times a day. 2 pala na 2 times a day i-take, at isa yung nasa gitna, once a day lang siya, guys. Puro sa syrup. Tapos ito may powder. Twice a day din siyang i-take. Powder, ihalo mo siya doon sa syrup. So ayan na po ang nabili mga beans ni Daddy Insoy. Tapos uuwi na kami nito, mga kabista. Nagka-concert pa sa loob si Daddy Insoy. Hindi niya alam na may camera po sa likod niya. Kabisdak, happy weekend! O, insert lang natin ang ating weekend vlog. Araw ngayon ng Sabado, November 16. Nandito si Daddy Insoy sa aming kapitbahay. Ito po ang ginagawa niya tuwing winter. Yan. Magkapitbahay namin yan, guys. Kasunod ng bahay na yan, doon ang aming bahay. Tapos, dalawa ito, yun. Sa harap ng brown na bahay na yan, ang bahay namin.
kapitbahay namin. Diyo ko yan. Bahay bakasyonan lang po ang bahay na yan at bagong bili siya ng may-ari. So, mga 3 years ata yan na walang nakatira mga kabisda kaya ganyan na yung kanyang itsura. Sa gilid naman ng bahay, dati is kagubatan yan. Binili kasi ng may-ari yung bahay tapos yung lupa na nasa gilid. Pinutol niya yung mga kahoy, pinalinisan niya dahil gagawin niyang farm. So, ang nangyari, hiningi ni Daddy Insoy ang mga kahoy, ibinigay naman ng may-ari. Yan, hiningi ni Daddy Insoy para gawin naming panggatong sa boiler ni Binan at boiler namin. Puputulin mo na siya ni Daddy Insoy bago isakay sa truck at dalhin na sa aming bahay. Maganda ang view dito mga kabisdak. May sapa po sa gilid. Diyan po kami lagi ni Little Insoy kapag summer, tuwing summer, diyan po kami nasapa, naliligo. Diyan din nasapang yan. Ang isda sila Kuya Sadam at Lungkoy last summer. Patuya-tuya muna tayo. Balik tayo sa pagkabata. Patuya-tuya habang nag-repair pa si Daddy Insoy sa kanyang chinso. Dati naabutan ko pa may palayan po sila Daddy Insoy mga kabisdak. Kaya napapansin nyo may pakanal diyan o dahil yan po sa sapang yan sila kumukuha ng water supply para sa irrigation. Ay, very good na lang sa bata dahil nag-insa siya sa kanyang lola. Yung Anyong Haseyo, yan po yung insa. Lahat ng mga bata talagang mag-insa, mag-anyong haseyo sa mga nakakatanda. Chinek ko itong pasalubong ni Binan sa akin. O, nakabili siya ng mga persimmon, guys. Alam kasi niya na paborito ko ang mga persimmons. Kaya yan, very good din itong si Binan ba? Napaka-sweet. Magra-rap yan si Binan. Pero sweet din. Parang si Daddy Insoy na manang-mana talaga si Daddy Insoy sa kanyang nanay. Mga kapsudak sa akin, Binan. O, naglalabas si Binan. Yan po ang sinaunang paraan. Sa naunang paglalabah ng mga Koreano noong wala pang washing noong araw. Parang sa atin lang ba yung aking lula. Naalala ko ang aking lula. Ganyan siya maglaba guys. Tapos yung sabon naman ni Benan ay all natural. Handmade yun na sabon. Gawa ng kanyang kumare. Pagpasok ko sa bahay ni Benan, nakita ko na itong mga black beans. Ito po yung harvest namin yung isang vlog. Vlog 164. Yes, ito po yung hinarvest namin sa tapat ng bahay ni Benan. Yung aming black bean na farm. Kunti lang, maliit lang na farm. Medyo minalas-malas tayo sa ating harvest ng ating mga black beans this year mga kabisdak. Last year ay marami kaming harvest last year ng mga black beans. So, parang ano na, next year soybeans na lang daw ang aming itatanim next year dito sa tapat ng bahay ni Benan. Tapos, pagpipilian mo pa yan mga kabisdak, yung mga magagandang klase lang talaga ang pwedeng kainin or pwedeng ibenta. Binuksan ko itong kimchi ref ni Benan. Ito po ang kimchi ref. Dito sa Korea may designated talaga na ref para sa mga kimchi. Yes guys, ang kimchi hindi po nila nilalagay sa yung ordinaryo lang bitaw na ref. Kimchi ng Janggu ang tawag dyan sa ref na yan. Parang freezer yung kanyang purma. Ito po yung sinasabi kong baked kimchi. Kung ayaw nyo sa maanghang, yung hindi pwede sa mga maanghang, ito po ang bagay sa inyo na kimchi. Baked kimchi ang tawag dyan na wala siyang chili powder, guys. Pero, ano daw, maalat daw, sabi ni Daddy Insoy. Nagreklamo siya kay Chagun Uni. Si Chagun Uni po ang gumawa dyan. O, medyo nadamihan siguro ng asin. O, may padrama-drama. Intermission number na naman si Daddy Insoy. Ay, gaji mo. Paiba naman si Daddy Insoy for today's video, no? Hindi na soju, beer at makuli ang kanyang nilalaklak sa ginseng na mga kabisdak dahil last week, lasing man yan last week, no? Nag-kimjang kami. Dahil malapit naman ang lunchtime, so naging busy na ang Ajuma dito sa kusina at pinapadouble check ko kay Bianan itong mga pagkain na dala ni Chagun Uni noong last week nung nag-kimjang kami mga kabisdak. Grabing karaming pagkain ang dinala si Chagun Uni. Mga baka, isda, karni ng baboy. So hindi na namin makain lahat. So inabot na ng ano guys, yung iba na yung amoy. O, tingnan nyo itong isda na ito. O. Nag-ano-ano na siya. Naglaway-laway na siya. O, sa katagal niya sa ref. Hindi kasi pinasok sa freezer. Dahil ang isda kapag pinasok sa freezer mga kabisdak, ano na? Nawawala yung lasa. Hindi na siya masarap. So, dapat
kainin mo talaga agad. So, hindi pa daw siya sira, sabi niya Binan. Hugasan ko lang daw ng mabuti. Tapos itong katabi niya, yan po ang Alaskan Pulak. Pulak na isda, mga kabisdak. Tinatawag itong myongte dito sa Korea. Ito po ang kanilang national fish. Myongte, diba sa atin, ang ating national fish ay tilapia man. Aw, hindi ba? Joke, rabi tao. Diba? Bangus man ang ating national fish, no? Dito sa Korea, yung kanina, Alaskan Pulak, myongte, ang kanilang national fish. So, kadami-dami man, ito na lang aking unahin kasi medyo ano na iba na yung amoy. Ito ang aking unahing lutuin. Bukas ko na lang lutuin yung myongte. Kajami daw ang tawag ng isdang ito. In English ay tinatawag siyang flounder. O, prito lang talaga ang pwedeng luto dito, mga kabisdak. Wala na kung ibang nakita na way ng pagluluto nila dito sa Korea. Prito lang. Naisip ko baka masarap itong ipaksiw, no? Or isugba. Pero ang mga Koreans ay hindi man kumakain ng paksiw na isda. Ako lang ang kumakain ng paksiw dito, mga kabisdak. So pipirituhin ko na lang siya. I-coat ko muna siya sa flour. Pumasok sa loob si Daddy Insoy sa bahay ni Pinan. O, syempre, papasok talaga sa loob. Hindi naman pwedeng papasok sa labas, nga. Para i-check ang sahig dito sa bahay ni Binan kung mainit na ba. Dahil yung kanilang boiler, ang boiler ni Binan ay gibutangan. Nagdaob na si Daddy Insoy ba? May apoy na po sa boiler ni Binan. Dahil rice is life man, ay magsasaing muna tayo. Shout out kay Auntie Lulit na nagturo sa akin kung paano magsukat ng tubig. O, ganyan lang guys. Dito lang sa first line ng ating middle finger. Kahit ilang cups pa yan, no matter ilang cups, basta sa first line ng iyong middle finger, yan po ang sukat ng iyong tubig. Tapos lalagyan ko ito ng mga beans kay pagkadabay-dami mga beans doon sa loob ng freezer ni Binan. So gamitin natin, last year pa po yung beans na yan. Yung mga beans dito is imimix namin kapag kami ay magsasahin. Dahil tanghalian man, hindi pwedeng wala tayong sabaw. Sabaw is life din dito sa aming pamilya, guys. Mahilig po kami sa sabaw. Kahit breakfast, lunch, or dinner, talagang may sabaw kami. Parang hindi man kumpleto kung walang sabaw ba. Para mga Bisaya din itong mga Koreano. So napag-isip ko, magsabaw na lang ako ng pinaka-popular na sabaw dito sa Korea. Pinakasikat na sabaw ng mga Koreano ang doenjang-guk. So maghahunting muna tayo ng mga shiitake. Oh, parang akong ano dyan ba, naglalaro ng tagu-tagu. Ano, oh, meron ba ditong banda? Meron ba doon? Oh. Kasi itong shiitake mushroom, masarap po yan sa sabaw. Especially dito sa ating doenjang-guk. Diba may mga dahon man kami natitira. Dahon ng mga cabbage. Last week, nag-kimjang kami. Hindi namin itinapon, guys. Pwede natin yung isahog sa ating sabaw, sa ating doenjang-guk, yung mga dahon ng cabbage. Tapos, masarap. Perfect din kasi may shiitake mushroom tayo. Oh. Mas masarap sana ito kung dried na. Pero yung aming mga dried na shiitake ay pinadala namin kay Chagununi at Kununi. Nagsisitubuan na po ang ating mga shiitake dahil autumn naman. Tuwing autumn season, lumalabas talaga yan sila. Tumutubo sila ba? Tinanim namin yan 2 years ago sa mga pine tree na mga wood. Dapat luma. Matagal na mga pine wood, pine tree wood ba? Tapos, barinahan mo at ipasok mo yung seeds ng mga shiitake. Yan. 2 years ago, pero patuloy pa rin sila every autumn and spring. Patuloy po silang lumalabas, namumunga po sila ba. At nanguha na rin ako ng mga shallots. Pero nakalimutan kung ano na lang, hugasan ko na lang dito sa labas kaysa ipasok ko pa doon sa loob. Baka makita ni Binan na nagatulo-tulo yung mga lupa doon sa sahig. Ay, maka-award naman tayo kay Binan. So, hinugasan ko na dito sa labas with matching pusing-pusing sa butadiring tapita kay Nindot kayo ang lightning. Inihanda ko ng ating itong mga gajami para sa ating gagawing pagpiprito. Pinasok ko na sila. Nilagay ko sila sa isang plastic bag na may flour. O yan, mas madali kang mag-coat ng flour kapag ganun ang yung gawin. No? Ipasok mo na lang sa plastic bag yung isda tapos i-shake-shake mo. At ihanda na rin natin itong mga ingredients sa ating doenjang-guk, ang ating mga shiitake mushroom. Mas maganda kung hindi nyo po hugasan ang inyong shiitake mushroom kung sigurado kayong malinis, no? Dahil mas mabango po ang shiitake mushroom kung hindi nyo hinugasan, kung hindi nyo huhugasan. Lalong mabango ang shiitake kapag dried na, kaya mahal po ang mga dried shiitake mushroom sa market. Pagkalaki naman itong ating gajami, o hindi magkasya sa ating pan. At ito naman ating mga petchay. Ano siya guys, mas masarap kung himayin mo lang gamit ang iyong kamay. Hindi mo siya hiwain. Hindi mo siya i-slice gamit ang kutsilyo ba. Himayin lang. Mas masarap po guys kasi meron siyang sunmat. Meron siyang flavor sa iyong kamay. Char. Sunmat man ang tawag dito sa Korea. Yung my hand flavor ba ganun. Mas masarap daw ang pagkain kapag kinakamay. May nakita man akong ref sa carrots ni Bianan. Ay, baliktad. Baliktad. May nakita man akong carrots sa ref ni Bianan. Sa loob ng ref ni Bianan ay ginamit ko na para gawin nating isa sa mga ingredients sa ating Gyeran Chim. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang Gyeran Chim. Tapos kailangan natin ng shallots. Tatarin mo lang ng pinong-pino ang ating mga Gyeran Chim para hindi tayo matukan. O, makikita nyo mamaya kung
bakit kailangan pinong-pinong ating carrots. At ang ating mga gajami na isda, fried gajami, ay kay crispy. Ito ng ating giranchim. Dahon ng mga shallots, dahon ng sibuyas, tinadtad ko ng pinong-pino kasama ang ating mga carrots at naglagay din ako ng 5 pieces ng mga maliliit na itlog. Small sizes ng itlog yan, guys. Kung gusto nyo ng marami, dagdagan nyo na lang ng itlog. Tapos dashi da, kung sa atin yan po ang seasoning, yung ano ba, powdered seasoning. Tapos kunting asin, 1/4 cup ng tubig, kunting asin lang ang inilagay ko dahil maglalagay pa ako ng tuna sauce. Tapos para mabalanse ang ating tuna sauce at asin, nalagyan din natin ng kunting apple syrup, initing na matamis, kunting-kunti lang. Tapos i-make sure na haluin mo talaga siya ng maigi, dahil kapag hindi mo siya mahalo ng maigi, may air bubbles, ganun, air bubbles. Tapos yung clay pot, dapat lutuin siya sa clay pot talaga, mga kabisdak. Itong giranchim sa clay pot po talaga siya lutuin. Pahiran mo na lang ng oil para hindi magadikit-dikit yung ating itlog. At ang ating mga eggshells ay hindi ko itinapon dahil paborito po yung i-crack ni Little Insur. Gusto niya yung sound ba, na cracking sound ng mga itlog ba? O dyan, nag-i-enjoy siya dyan. Hold that. Okay. So ayan ang walang pera. Walang pera siyang pambili ng socks, pero may pera siyang pambili ng soju, makuli at mekju. Oh.
Akala ko walang wrap for today's video. Meron pala mga kabisdak dahil yung ulam namin kanina ay may, ano ba, may napunta na isang butil ng rice. Ayaw talaga ni Daddy Insoy na may maski isang butil ng rice na mapunta sa mga ulam. Hate na hate niya, guys. O, mag-wrap talaga yan. Sabi ko, hindi ako ang naglagay ng, ano, ng rice kasi hindi pa man ako sumubo ng rice kanina. Si Binan pala, kay Binan, hindi na kasi maganda ang paningin, yung eyesight ni Binan ba. So, hindi na nakita may, na may tumulong rice sa ulam. O, yun. Nasimunan tuloy siya ni Daddy Insoy. Oh, so ayan, naluto na po ang ating giranchim. Yan, yan, yan na po ang ating claypot. Kailangan may ano talaga, may sapin kasi napakainit po yan mga kabisdak. Lulutuin mo siya in low heat kaya last po siyang naluto dahil napakahinang apoy lang po ang ating giranchim. Itong giranchim ang isa sa mga paboritong putahe ng itlog. Luto ng itlog na paborito ni Daddy Insoy. Tingnan nyo, colorful siya, no? Tapos napaka-soft. Kulang lang siya sa mix-mix kaya may mga air bubbles siya, oh. May mga parang foam, may mga bubble siya sa gitna. Yan, colorful siya dahil may shallots at may carrots. Oh, mainit na mainit nga, pero sinubo pa. Sinubo na agad. Oh, yan, Daddy Insoy. Gustong-gusto din niya ni Little Insoy, pero wala si Little Insoy. Kami lang tatlo dito. Nasa labas pa po siya naglalaro. Tinawag ko kanina, ayaw pa daw niyang kumain ng lunch. So, pinabayaan ko na lang, no, mamaya na lang siya kasi late po siya nag-breakfast. Late nag-breakfast kasi late man nagising tapos uminom ng gamot. Nagbigyan ko na lang na maglaro sa labas dahil weekend man. At Saturday ng gabi ay nag-videoke mag-isa si Daddy Insoy. Oh. Mapagalaman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo. Kainak, mapagainak ka man. Ang dani kong inibibib. Ikaw ang aking mahal. Mapagalaman dito sa aking puso. Wala nang papalit sa isang katulad mo. Kahit na magpakain na kaya, ikaw nang iibigin ko. Ang tani kong inibibig. Ariga! Ariga! Dito sa aking puso, wala nang papalit sa isang katulad mo. Kahit na magpakain na kaya, ikaw ang ibig. Lang mo kahit na magpagay na. Kung nag-enjoy kayo sa performance ni Daddy Insoy, please like, comment, and subscribe na mga kabisdak for more videos. And that's all for today's video. Thank you so much for watching. See you on our next vlog. Ingat lahat!